Hi guys and welcome back again sa Happy Tummy Channel. Panibagong araw at panibagong negosyo ideas, negosyo recipe na naman ang ating ibabahagi para sa inyo. Sa ngayon guys, gagawa tayo ng napakasarap na talong or eggplant chips. Talagang patok ito na pang negosyo, lalong-lalo na ngayong pandemya. Kaya ano pang hinihintay mo? Tapusin mo itong video hanggang sa huli at simulan na natin ang pagluluto pagkatapos ng ating intro. Tara na! At para nga sa ating unang procedure, syempre kakailangan natin ng talong. So meron tayong 3 piraso ng eggplant. Cut lang natin ito ng maninipis. So ganito dapat kanipis yung ating paghihiwa sa ating talong para naman maging crispy pag binidad natin yan mamaya. So hiwain lang natin silang lahat. So pag nahiwa na nga lahat ng talong, ay sa next procedure na tayo. Sa isang pan nga ay maglagay muna tayo ng 2 liters ng water. Pagkatapos ay maglalagay tayo dito ng mga seasoning. Siyempre una na yan, ang ating salt. Maglagay muna tayo ng konting asin o damihan muna lang. Pagkatapos ay maglalagay tayo, pero optional lang ito. Maglalagay tayo ng garlic powder. 1 tablespoon lang ng garlic powder. Or kung wala kayong garlic powder, pwede yung magic syrup na lang or yung ginisa mix. And then mix lang natin hanggang mag-incorporate silang lahat. And then dito ay optional din lang naman. Pampalasa at pambibigay aroma lang ito. Maglalagay tayo ng rosemary. Pero kung wala naman kayo, ay pwede naman tanggalin nyo na lang. At pagkatapos ay maglalagay tayo ng ground black pepper. So damihin lang natin. And then mix lang natin. And then pakukuluan lang natin siya. So pag medyo kumulo na nga, ilalagay na natin yung mga hiniwa natin na talong. So antay lang natin siyang kumulo dito. At ito na nga guys ay kumulo na siya. So i-drain lang natin sa ating strainer at hanguin na natin sa ating kawali. Pero kailangan maging maingat tayo sa ating pag-drain at sa ating pagkukuha dahil may tendency na mapunit yung ating mga eggplant. So kailangan hinay-hinay lang yung pagkukuha dito. Dahil nga maninipis yung ating kahiwa dito, talagang may tendency na matatanggal o mag-break silang lahat. Sana all. So drain lang muna natin ito and then ililipat na natin dun sa ating bilao. So ito na nga guys, nilagay na natin ito sa ating pan. Naglagay lang ako ng konting liner o yung ating parchment paper para hindi dumikit pag ibinilad na natin. So ito na nga guys, ibibilad lang natin ito sa araw ng 2 to 3 days lang. Or kung wala naman kayong araw dahil medyo tag-ulan na ngayon, ay pwede naman sa microwave or sa oven. Pero mas maganda kung sa araw nyo ibibilad. Pero kung wala naman kayong araw, ay
i-bake lang natin ito sa ating oven ng 300 degrees Celsius at i-bake lang natin ng 20 to 30 minutes. So ito na nga guys, after 2 days ng pagbibilad, ganito na yung ating final output sa ating talong chips. So hindi ba kamonte? Dahil yung iba ay nahangin. So yan guys, i-re-read na natin yung ating frying pan at mag-prito na tayo. So sa isang kawali nga ay maglagay muna tayo ng konting oil and then turn to medium heat na po yung ating gagamitin dito. And then lutuin lang natin ito ng 30 seconds. Madali lang itong maluto. So pag medyo nangitim na siya, naging golden brown na siya, ay hanguin lang natin ito sa ating kawali. And then pwede na ito at sobrang crispy talaga. At ito na nga guys, yung ating talong or eggplant chips. Mas masarap kung pwede mo itong isaw-saw sa mayonnaise na may ketchup or lagyan nyo ng cheese powder. Nakadepende na lang sa'yo kung anong gusto mong gawin dito. At ayan guys, bawat chicken plate ay pwedeng-pwede mong ibenta ng 10 to 15 to 20 pesos bawat chicken plate. Nakadepende na rin sa marketing nyo. At para sa ating ingredients at costing ay nandun sa ating description box sa baba. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and hit that notification bell para updated ka nga always sa ating daily uploads. Thank you for watching, stay safe, and God bless us all always.